Hallelujah. So we'll be discussing about the Tower of Babel in our Bibles. Genesis chapter 11, we'll be reading from verses 1 to 4. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." Sa Tagalog po, at ng buong lupa ay isang wika at isang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay, sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar. At sila'y nanahan doon at nangagsang-usapan, "Halikayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo, at ang beton ay inaring argamansa. At nagsipagsabi, "Halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa." Samahan po na po ang bawat isa. Praise the Lord. So nung nakaraan po ay diniscuss po natin ang tungkol nga dito kay Noah, maging ang pagtatayo po ng daong, gayon din ang napakalaking baha na kung saan ay gumunaw sa buong sanlibutan. Binigyan po nating pansin kung paano sa kabila ng wickedness na noon ay bumabalot sa buong sangkatauhan, ang kanila pong kapanahunan, mayroon pong isang tao na kung saan ay nasumpungan ng Diyos na kanyang biyaya. At ito po ay walang iba kundi si Noah. That's why the Bible says Noah was a just man, perfect in his generations, and he walked with God. So, kagaya po ni Enoch, sinasabi po na kung saan ay kinuha ng ating Panginoon at hindi na po siya namatay, hindi na sumpungan ang kanyang katawan sapagkat siya ay lumakad sa harapan ng ating Panginoon. So, itong si Noah ay nagkaroon din ng gayong desire sa harapan ng Diyos. Pero meron pong dakilang layunin sa kanya. Kaya po siya ay nanatili dito sa lupa, at siya nga po ay tinawag na sakdal, at isang matuwid sa kanya pong henerasyon. At yabang siya po ang nasumpungan ng Diyos na matuwid. Siya po ang siyang binigyan ng responsibility na magtayo nga po ng tinatawag na daong. Sinasabi po sa Banal na Kasulatan na ibigay sa kanya ng Panginoon ang utos na ito ay siya po ay about 500 years old. And then, nang siya po ay papapasukin na doon sa daong ay 600 years old na siya. So, it's about 100 years ang binigay po ng Diyos na pagkakataon upang nang sa gayon ay sila po ay maniwala doon sa pangaral nito pong si Noe. At sinasabi nga po sa Banal na Kasulatan na si Noe ay hindi nagsayang ng panahon, kundi bukod sa pagtatayo ng daong, siya po ay naging preacher of righteousness. No? So, kaya po nandoon na naging isang napakalaking responsibilidad para sa kanya. Pero ito po ay kanya pong ginanap sapagkat alam po niya na isang napakatinding kahatulan ang darating sa buong sanlibutan. At yun nga sinabi ng Diyos, nagugunawin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng baha upang nang sa gayon ay tapusin ang kasamaan ng tao. Pero yung mga papasok sa daong, yun ang magkakaroon syempre ng kaligtasan. At ang nakakalukot nga po, ang pumasok lang doon sa loob ng daong ay si Noe
at ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak, at ang kanyang tatlong manuga. Kaya sila po ay 8 people, all in all. At ang nakasama na nga lang po nila ay iba't ibang uri ng mga hayop, no? 7 pairs of clean animals and 2 pairs of unclean animals. So, kita po natin na ang pumuno sa loob ng napakalaking daong ay walang iba kundi ang mga hayop. So, 7 days pa po ang dumaan nang ipasara na ng Panginoon ang pinto pagkatapos makapasok ang kanyang buong pamilya at ang iba't ibang mga hayop, at maaring nagtatawa ang mga tao ng kapanahunan iyon sapagkat wala namang malaking baha na dumarating. Pero after po ng 7 days, sinasabi po na nagkaroon na nga ng pagtaas, no, ang mga tubig at ang pag-ulan po ay gayon na lamang. Kaya tumaas ng tumaas po ang tubig and it rained on the earth for 40 days and 40 nights. Ganun po katindi. At sinasabi po na yung taluktok ng pinakamataas na bundok ay naapawan ng tubig, kaya wala pong nilalang na natirang buhay sa sanlibutan ito maliban po yung 8 katao na nasa loob ng daong at ang mga hayop na naroroon. So, nagkaroon po mga kapatid ng lubusan pong paghahanda itong si Noe, pati yung mga pagkain nila at pagkain ng mga hayop kasama po doon na iniakyat sa daong. So, during those time na nagkakaroon po ng matinding pag-ulan, matinding pagbaha, no? Bagamat nandoon ang marahil takot, siguro kung nakasakay na tayo ng barko, di po ba, lalo na kapag malakas ang alon, andun po yung takot natin. So, lalo na yung mga kapanahunan yaon. Pero, andoon yung security, no? At safety na ibinigay sa kanila ng atin pong Panginoon. So, sila po ay pinireserve ng Diyos at walang sinuman po sa kanila ang nagkaroon ng kapahamakan. Ang kanilang pong safety ay habang nasa loob ng daong na siyang ipinagawa ng ating pong Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Bible, it's not actually, no, the ark that saved Noah and his family. Ang sabi po mga kapatid, it's the water. Ang nagligtas po ay ang tubig, sapagkat ang tubig po ang siyang nagpahiwalay sa kanila sa maruming sanlibutan ito. Kaya nga po, when it comes po mga kapatid sa pagtuturo doon po sa bautismo, ay binibigyang pansin po mga kapatid ang kahalagahan ng tubig. Kaya nga po yung sa 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21, ang sabi po dito na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang sabi po dito, tubig. Yung tubig na kung saan ay nagtaas nito pong daong, ito raw po ang nagligtas, hindi po yung mismong daong. No, sapagkat meron po itong katumbas na kahulugan. Sa verse 21, ang sabi nga po, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. So, ang nagpahiwalay po sa kanila sa makasalanan sa libutan ay ang tubig. Kaya nung humupa na ang tubig, isang bagong mundo, naglinis na sa kasamaan sapagkat ang mga tao po na kung saan gumagawa ng masama at hindi nananampalataya sa Diyos, lahat po yon ay nangamatay na. So, ang kahawig daw po ng tubig na nagligtas noong kapanahunan ni Noah ay walang iba kundi ang kahawig nito ay ang bautismo. Kaya alam po natin ang bautismo ay
nagbibigay ng mensahe ng kaligtasan sapagkat ito po, mga kapatid, ang siyang ibinigay ng Diyos na pamamaraan sa dispensation of grace upang nang sa gayon magkaroon po tayo ng paghuhugas, paglilinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kapatawaran na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Now, regarding po sa mga additional information, sinasabi po na regarding doon po sa condition of the earth prior to the flood, it could be na mayroon daw pong tinatawag na pre-flood canopy, na kung saan ito raw po yung mga itong canopy na ito ang sabihin po nating nabutas, nag-collapse upang nang sa gayon ay bumuhos, kasi ang sabi ng Bible ay nangabuksan ang mga dungawan ng langit. Although against dito po yung mga scientist at yung mga tao na may kinalaman po sa modern science, yung mga creationist po, ito ang pinaniniwalaan ng iba, no? Although not all of them. And when it comes naman po doon sa tinatawag na mga fountains of the deep, sinasabi po na through dito po kay Walter Brown na meron nga pong hydroplate theory, na kung saan yun pong during that time daw po about half of the volume of water ay nandun po underground, at ito nga raw po yung sabihin nating nagkaroon po ng rupture, nagkaroon ng pagsabog, no? At lumabas po yung sabihin po nating tubig na nasa ilalim, kaya naging matindi na bumalot nga po sa buong lupa yun pong tubig, no? Kaya po naging napakataas ang level ng tubig, na kahit yung pong pinakamataas na mga bundok ay natakpan. So, nagsalubong po, no, yung fountains of the deep, pati po yung mga waters from the heaven, kung saan ay nagsama po ito, kaya gayon na lang ang volume of water na na-produce. At sinasabi nga po na hindi raw po totoo ito pong Noah's Ark, pero pinakita po natin nung nakaraan doon po sa ating pinanood na video, kung saan sa lugar po ng Turkey mayroon po silang nare-recognize na Noah's Ark National Park, at ayon po sa mga pag-aaral nandoon na yung sukat po mismo nito pong mound na ito of ground, maaring wala po dyan yung ark, pero as in na fossilized po siya. At sinasabi po na according to the measurement, 300 Egyptian cubits, yun din po ang mismong haba nito, no? So na-preserve po ito, kaya po napanood nga po natin yung nakaraan na nagkaroon ng sabi nating mga radar, mga different instruments, at kanila pong na-detect na may mga presence of metal, presence of wood, and aside from that ay nakakita nga po sila ng mga rivets na possibly ay ginamit para po as anchors, no, during that time upang nang sa gayon ay magkaroon po ng control sa pagtakbo nitong daong. So, kahit po ang archaeology ay nagbibigay po ng patunay na totoo ang nakalagay sa banal na kasulatan. So, ito po ay discovery ni Ron Wyatt, na kung saan ay meron din po siyang pananampalataya sa Diyos, at kanya pong ikinonek ito sa mismong pangyayari mula po sa banal na kasulatan. And as we have said, according to the Bible, that the rainbow was put in the sky as God's covenant to the people, na mula sa pagkakataon yun, hindi na muling gugunawin ng Diyos ang sanlibutan ito sa pamamagitan po ng malaking bahay. Actually, ay sinabi po na naka-reserve ang mundong ito sa apoy, hindi na sa tubig, kundi sa apoy, sapagkat magkakaroon na ng isang panibagong langit at panibagong lupa in the future. At alam po natin, mga kapatid, na inihalin tulad nga no, kung paano ang kaarawan ni Noah, na nagkakaroon po ng pagkain, ng pag-aasawa, sila po ay gumagawa ng mga pangkaraniwang bagay,
dahil hindi po sila nampalataya sa Diyos, dumating ang kahatulan. Sa ngayon po, sa ating kapanahunan, matindi na rin po ang kasamaan ng tao. Normal ang ating mga ginagawa. No? Mayroon din po mga iba't ibang uri ng pagkain, pag-aasawa. No? Ano mo'y normal ang buhay. Pero dahil nga po may kasamaan, sigurado po may darating na judgment. At yan po ay walang iba kundi ang huling pagbabalik ng Panginoon. And we know that this earth, this whole world, is being prepared for a great judgment, a great tribulation, kung saan, kung di talaga nagkaroon ang Diyos ng preservation sa kanyang mga anak, ay hindi po matatagalan. So, ito po yung pinag-aralan natin yung nakaraan, at ang ating pong bibigyang pansin naman ngayon ay kung paano ang naganap right after na ito pong si Noe at ang kanya pong tatlong anak at ang kanilang mga asawa ay unti-unti po muling dumami sa sanlibutan dito. Kaya bibigyang pansin nga po natin ngayon ang tinatawag na Tower of Babel. So nakalagay po dyan yung iba't ibang mga salita, salitang hello, na mayroon pong iba't ibang translations into other languages. Aloha, konnichiwa, bonjour, hola, salamat, datang. So, ito pong mga salitang ito ay may isa pong kahulugan. It means hello. Sa atin ay kamusta? Ito pong storya ng Babel ang siyang magbibigay po sa atin ng kaliwanagan patungkol sa pagkakaiba-iba ng mga wika. Now, tingnan po natin. So, from the time of the flood, na sila nga po ay lumabas na sa daong, syempre po, ang pinagmula ng pagdami ng tao ay yun pong tatlong mga anak nito pong si Noah. Oh, sabi sa Genesis 9:18-19, the sons of Noah who went forth from the ark were Shem, Ham, and Japheth. These three were the sons of Noah, and from these the people of the whole earth were dispersed. So, unti-unti po silang nagkaroon ng tinatawag na pangangalan sa pamamagitan po ng tatlong ito at ng kanila pong mga asawa. Now, sinasabi po, mga kapatid, habang sa pagtatagal ng panahon, they journeyed from the east, and that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. So, ito po yung mapa na kung saan ay, at least magbibigay po sa atin ng idea, saan ba yung Shinar? So, ito po ay sa parte po ng Mesopotamia, at makikita nga po natin dyan ang part ng Syria, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, yan po yung mga katabi, yung lugar ng Turkey. So, sa parte pong yan, yung tinatawag na Shinar. At sinasabi po na ang lahat po no, ng mga tao ay mayroon pong isang wika at that time. Siyempre, nanggaling sila kay Noah eh. Iisa yung wika na kanilang sinasalita. Additional information lang po, ito ay from E-Teacher Biblical. Sinasabi po nila, since iisa nga lang daw po yung wika, it could be, no? Kasi nagkaroon sila ng tanong, what language was this? According po sa Jewish tradition, the world's original language was none other than Hebrew. Ito po yung kanilang binibigyang pansin. So prior to the Tower of Babel, every utterance was in Hebrew. This means God created the world in Hebrew. Adam and Eve spoke Hebrew as did Noah. But following the Tower of Babel, humanity was split in thousands of languages. So, ito po yung sinasabi according to Hebrew tradition. Ng original daw po na language ay
the Hebrew language. So it could be, kasi nga po, alam po natin kung paano pinahalagahan ng Diyos yun pong sabihin po natin, not just the Hebrew nation, but also their language. Kaya nga po, even in the Old Testament, ang original po na pagkakasulat nito ay in the Hebrew language. So, wala po nakalagay sa Bible, pero according sa Jewish tradition, ito po yung sinasabi po nila. Huh? Now, in verse 3 of Genesis 11, then they said to one another, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone and they had asphalt for mortar. Now, may kita po natin ano, yun nga po yung iniutos sa kanila. Actually, after na ito pong si Noah at ang kanyang pamilya ay lumabas dito po sa daong, may isa pong utos na kung saan ay sinabi sa kanila ang ating Panginoon. At sinabi po sa kanila na nararapat na sila po ay mangalat sa buong lupa. Now, sa halip na sila nga po ay mangalat sa buong lupa, ang ginawa po nila, sila ay nagsama-sama doon sa land of Shinar. Sa halip na maghiwa-hiwalay sila, ay nagkaroon po sila ng pagsasama-sama. And with that, they had a kind of unity that is against the Lord. Sapagkat hindi po lahat ng pagkakaisa ay mabuti. May pagkakaisa pong para gumawa ng kasamaan. At ito nga po yung kanilang ginawa na sa pamamagitan po ng maari karunungan na kanila pong taglay noon, gumawa po sila ng mga bricks, kung sa ngayon po ay parang mga hollow blocks, upang nang sa gayon ay magtayo ng isang pong syudad. Sa verse 4, ano po ang sabi? And they said, come, let us build ourselves a city and a tower. Eto, no? Grabe ang ambisyon nila. Whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. So, gusto po nila magtayo ng isang tore na ang tuktok nito ay aabot sa langit. Biruin mo, grabing ambisyon, ano? Kaya sa atin nga kapanahonan, kahit nga po yung mga skyscrapers, di po ba? Yung mga tallest buildings, eh hindi po yan nakakarating doon. Sabihin natin, first heaven, no? Pero nandoon na, animo po ay kaya nilang marating ang langit. Sinasabi po mga kapatid sa mga commentaries, it's possible na natakot sila na may dumating muli na malaking baha. And so, para magkaroon sila ng preparation, kung magkaroon ng malaking baha, meron silang matatakbuhan, meron silang maakyatan. Siguro ay mas, ang ambisyon nila mas mataas pa doon sa mga bundok na kung saan ay nag-i-exist sa kanila pong kapanahunan. So, grabe po yung kanilang naging ambisyon. At eto pa po, no? So, kaya makikita natin na talagang may humanistic na ideals na kung saan sila po ay ipinakikipaglaban. Sabi po dito, let us make a name for ourselves. So, gusto na nila talagang maging bantog, gusto nilang maging kilala, no? Na para bang makapangyarihan sa buong lupa upang wala nang sino man na makakabuwag sa kanila. Pero alam po natin mga kapatid na hindi ito ang layunin ng ating Panginoon. Now, sinasabi po mga kapatid, it could be na yun ginawa nila na tinatawag na tower ay yun pong ziggurat ng mga Mesopotamians. Kasi parang animo po ay
ganito yung possible na itsura ng itinayo po nila na tore. So, talaga po mga kapatid na laban sa kautusan ng ating Panginoon ay nandoon po sila ay egotistical and proud. They want to be known. Yung pong mga pronouns mga kapatid, let us build. So yun pong mga pronouns doon, us and we. So ibig pong sabihin nakasentro talaga sa kanila pong mga sarili. So ganito po ang itsura ng mga ziggurats at sinasabi po it's possible na ganito rin po ang kanila pong ginawa. Kasi nga po may mga Mesopotamian ziggurats at kung saan mayroon pong mga pangalan na ibinigay, mayroon pong isang ziggurat na mayroon pong staircase na ang pangalan ay nangangahulugang the house of the link between heaven and earth. So, ibig pong sabihin no, na maaaring ito po yung naging mismong pattern ng mga ziggurats na itinayo ng mga unang panahon. So, they want to have their own reputation. At ang nakakalungkot po dito, yung reputation na gusto po nilang i-build up ay yung rebellion against God. Sapagkat hindi po sila umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon sapagkat yung po kanilang sariling kaisipan lang ang nasunod sa kapanahunan ito. No? So, sinasabi po mga kapatid na maaring ganito po, no? Yung meron pong mga stairs, mga different levels na kung saan pataas po ito ng pataas. So, sa mga Babylonian legends, tsaka po mga documents, ito po yung pagdidescribe ng mga structure na kung saan ay pagbibuild ng ziggurat na sabi ko nga po, maaring ganito po yung Tower of Babel. No? So, meron po kasi mga kapatid na possible na paniniwala noon na kapag ka, you are in high places, you are in authority. And it's most possible din po mga kapatid na during this time yung since ito po ay nag-introduce sa godless society. So maari pong dito nagsimula sa land of Shinar yung tinatawag na idolatrous worship. At dito nga po mga kapatid na kilala ito pong si Nimrod. May binanggit po in chapter 10 regarding this man sa verses 8 to 9, Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one on the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Therefore it is said like Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Mayroon pong isang writer doon po sa commentary na sinasabi po na yung word daw po na before the Lord, actually, mayroon po itong another original no, na word na pinanggalingan. It could mean like Nimrod, the mighty hunter against the Lord. No? Yung pong before the Lord, nasa harap ng Panginoon, pero egotistical yung kanya pong attitude. Lumalaban po siya sa harapan ng atin pong Panginoon. So, maari pong nakapanahunan yaon, dahil nga po yung sumpa ay naroon na, mas dumami ng dumami marahil ang mga mababangis na hayop. So, yung mga hunters po ay marahil ay naging kilala. Lalo na nga po itong si Nimrod, isang sabihin natin bantog na mga ngaso, bantog na pumapatay ng mga mababangis na hayop. So, marahil, ito po ang nagbigay din sa kanya ng kapangyarihan to be a leader of those people. Di po ba kung sino yung parabang astig? Ha? Kung sino yung maton sa isang lugar, yun yung parabang kinatatakutan ng lahat. So it could be ganito po yung personality nitong si
Nimrod. Kaya nga lang po, ay nagkaroon po siya ng isang kind of attitude na kung saan ay lumalaban sa atin pong Panginoon. At sinasabi po, marahil, no, siya po ay naging isa pong leader na kung saan ay talagang may ano, with an iron hand, no, na talagang para po siyang isang Hitler, kumbaga. Kaya naging gayon po siya makapangyarihan. Now, sinasabi po, mga kapatid, na kung paano itong si Nimrod during his time naging leader, kasi nga nagsama-sama sila sa isang lugar, syempre yung buong sangkatauhan noon ay hawak niya. It's like a one world government na during that time. Kaya nga po yung etong spirit of the Antichrist na unti-unti po na nag-e-escalate in our time ay nagsimula talaga po dito during the time of Nimrod. Kaya nga po ito ay tinawag din ng iba na dispensation of human government, no? At government against the rule of God. Yun po ang nakakalungkot, no? Hindi po theoretic, no? Yun pong rule, no? Hindi po pinangungunahan ng Diyos, kundi makatao. Kaya yun pong iba't ibang uri ng sabihin po nating pamumuno na hindi kumikilala sa Diyos, pati po yung iba't ibang mga tradisyon, mga idolatrous practices, ay it could be na dito po nagsimula. Sapagkat alam po natin itong si Noah, siya po isang perfect and just man in his generations. Hindi po siya ang pagmumulan ng godless society. Doon po sa kanyang tatlong anak, si Shem, Ham, and Japhet. Ito pong si Ham, naging anak po niya itong si Cush, and then itong si Cush, isa sa kanyang mga anak ay ito nga pong si Nimrod. At in-emphasize ng Bible na sa mga anak nitong si Cush, itong si Nimrod ang talagang naging bantog, no? At yun nga po, laban naman sa ating Panginoon. So, ito po, no, dito nagsimula sa lugar na ito ang iba't ibang uri ng mga, sabihin po natin, kasamaan, di pagkilala sa Diyos, rebellion sa pamumuno ng atin pong Panginoon. Kaya ito pong Babel, mga kapatid, no, ito po ay mayroon pong napakasamang mensahe. Kaya hindi po ito ang pattern ng pagkakaisa na binabasbasan ng Panginoon, no? Kaya nga po doon sa isang awit na sinulat ko, we will not be building the Tower of Babel where there's a lot of confusion, but we'll be building the upper room where there's God's Spirit, ano, that binds us as one. So, ito po yung nais ng Panginoon, yung pagkakaisa. Hindi po niya nais yung confusion, no? Ayon din po sa E-Teacher Biblical, yung pong word na Babel, no? The word confused in Hebrew is Balal, which sounds very similar to the name Babel. Now you understand the origin of the infamous name Babylon. So, yung pong Babel, Babylon, magkakasama po yan, no? At alam po natin, ano, napag-aralan natin, the Book of Revelation, yun pong Mystery Babylon, at saka po yung Political Babylon ay nagpapahayag din po ng rule against God. Kaya makikita po natin yung confusion, yung godlessness in this place, kaya po kung saan hindi talaga po kinalugdan ng ating pong Panginoon ang kanilang ginawa. No? Pero ang nangyari nga po, dahil ang atin pong Panginoon ay nakita na hindi po kaaya-aya yung kanilang ginawa, sinasabi ko, mga kapatid, yan. And the Lord said, behold, they are one people and they all have one language. And this is what they began to do, and now nothing will be withheld from them which they purpose to do. So nakita ng Panginoon yung pong kanilang
masamang motibo, kanilang pong hindi makadiyos na ambisyon, na may isa silang wika. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Ginulupo ng Panginoon ang kanilang wika. Kaya from that time on, nagkaroon po mga kapatid ng different languages. Now, nagkakaroon po ng pagtataka, yung kahit po sa mga scientists, kahit po sa mga nag-aaral ng mga languages. Kasi nga po, meron daw po sila ikinoconsider na sabihin po natin mga yung pong mga tao na kung saan ay primitive people. Parang yun ang ikinoconsider nila. Pero alam nyo po, wala silang ma-discover na primitive language. Yun pong, ayon po sa pag-aaral, yung pong written language na nasusumpungan po nila ay date back para pong kasabay about thousands of years ago from the time of Babel. Kasi nga po, when it comes po sa tinatawag na evolution, alam po natin, hindi lang yung itsura ng tao ang nag-evolve. Sa kanila, pati po yung sabihin natin yung language nag-evolve. Halimbawa, yung mga chimpanzee or yung kanila po mga kapatid, mga sounds na pinoproduce, yun daw ay nag-evolve. Nang nag-evolve hanggang naging modern language. No, na parang pong napakahirap na tanggapin kung talagang naniniwala tayo sa ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin na talagang hindi po, wala rin pong evolution yung language. No, kasi po, even doon sa Garden of Eden, no, meron na po silang communication ng Panginoon. Wala pong sinabi doon mga kapatid na para bang gibberish sounds ang kanilang pinoproduce. No, intelihente na po itong si Adan. Pangalan sa lahat ng mga hayop na kung saan nilikha ng ating Panginoon. No, may pakikipag-usap na ang Diyos sa kanya. So nangangahulugan po na develop na ang language kasabay po ng paglikha sa tao. Kaya nga po, sobra po silang nagtataka sa mga pag-aaral, mga kapatid. Kasi even when it comes to the rules in grammar, mayroon daw pong connection. Bagamat iba-iba yung mga wika, no? As in, parang may pagkakaisa sa mga grammar rules doon sa iba't ibang wika. So, ang reason po, dahil nanggaling ito sa one language. No? Hindi po sinabi ng Panginoon na nag-produce siya, no? Ng panibagong mga language. Ang sabi, kinonfuse ng Panginoon ang kanila pong wika. So, out of that one language, na-produce po yung iba't ibang wika. At ayon po doon sa mga wika na kung saan ay magkakapareho, sila po ang nagsama-sama kasi sila nagkakaintindihan. Kaya nga po na tumigil na po, no, itong tinatawag na pagtatayo po nila ng pagtatayo nila ng tinatawag na tore dahil nga po hindi sila nagkaintindihan na. So, from that time on, nagkahiwa-hiwalay na po sila. At yung pong sabi sa Genesis chapter 10, verse 25, to Eber were born two sons, the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother's name was Joktan. Ito pong, ayon po sa commentary, for in his days, the earth was divided. It could be, ito pong time ni Peleg, ito po yung time na kung saan nagkahiwa-hiwalay ang mga tao dahil po nagkaiba-iba nga ang kanilang mga wika. So, nagkaroon na ang katuparan yung kautusan ng Panginoon na kalata ninyo ang buong lupa. Kasi ayaw nga nilang mangalat eh. Dahil one language sila, nagkakasundo sila, nagkakaisa sila. Pero
they were united against the Lord. Kaya pinaghiwa-hiwalay sila ng Panginoon. So it could be yung kapanahunan po nitong si Peleg, nagkaroon po ng pagkakahiwa-hiwalay. Now, sinasabi po, mga kapatid, possibly, no, kailan daw po naganap itong pagtatayo ng Tower of Babel. So it could be, no, yung pong ayon po doon sa mga pagkakapanganak, halimbawa yung patriarch starting from Shem, no? Naging anak niya si Arpaksad at the age of 100. At the age of 35, naging anak ni Arpaksad itong si Shela. And then at the age of 30, itong si Eber. At the age of 34, itong si Peleg. So, between, according sa pag-aaral, between 101 and 340 years after the flood, nagkaroon po ng kaganapan. Ito pong sila po ay nagkawatak-watak. Kaya nga po, yung sabi ng Bible, Genesis 11:8, so the Lord dispersed them from there over all the face of the earth and they left off building the city. So, ito po yung naging judgment sa human government na nagkaroon po ng confusion of languages kaya sila po ay nagkahiwa-hiwalay. At dito na nga po nagsimula yung pong iba't ibang uri ng mga wika at ganyan din po ang pagsisimula ng mga bansa sapagkat syempre kung sino nga po yung magkakasama, sila po yung tinatawag na magkakasama doon po sa mga lugar na kanila pong pinuntahan. According po sa pag-aaral, ito pong Shem's sons. Mentioned po sa Bible yung anak nito pong si Shem, si Elam, si Ashur, si Arphaxad, Lud, and Aram. And some of the nation that sprung from these sons were the Persians, the Assyrians, the Chaldeans, the Hebrews, the Lydians, and the Syrians. They settled in Assyria, Syria, Persia, Northern Arabia, and Mesopotamia. No? So, dyan po, no? Nagsimula sila kay Shem. No? At sinasabi naman po itong kay Ham. Ham's sons were Cush, Mizraim, Phut, and Canaan. So ito po, makikita natin, yung word na Canaan, di ba ito, ang alam natin, lugar ito? Yung Kanaan, ito na nga po yung lupang pangako. Pero yung pong mga lugar ay ipinangalan din doon sa mga tao na kung saan nanirahan doon. So, noon pong, alimbawa, itong Mizraim, ito po ay Egypt eh. So, yung pong mga lugar na yon mga kapatid, ay nagmula din sa pangalan ng tao. So, some of the nations that sprung from these sons were the Ethiopians, the Egyptians, the Libyans, the Canaanites, and they settled in Africa and in Arabia. Ito naman po ang si Japheth. No? Japheth's sons were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. And from them came the Russians, the Germans, the Britons, the Scythians, Medes, Ionians, Athenians, Iberians, and Thracians. They settled in Asia Minor, Caucasia, and Europe. So it's possible po na dito tayo kasi tumira sa Asia Minor eh. No, kaya po dito nagmula yung mga Pinoy. No, dito po kay Japheth. Yung pong mga parang dark colored, no? Doon po kay Ham. At yun po na yung dito nga po kay Shem, doon po nagmula itong mga Hebrews. So, makikita po natin nagkahiwa-hiwalay sila. Nagkaroon ng iba't ibang mga lahi at iba't iba pong mga wika ayon po sa naging judgment ng Panginoon dahil po sa kanilang di makadiyos na pagkakaisa. So makikita po natin na ang kapangyarihan pa rin ng Diyos ang siya pong naghahari. Gaano man po lumaban ang tao sa pamamagitan ng in terms ng animoy gobyerno
Siyempre, pag sinabing gobyerno, nandun ang kapangyarihan kasi may nasa sa kupang mga tao, pero wala pa rin makakatalo, makakapagwagi laban sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Even until now, yung pong tinatawag na godless rule and godless society ay patuloy po na ito yung unti-unti na nabibuild up sa ating pong kapanahunan dahil nga po in preparation to the rule of Antichrist. So talaga pong pasama ng pasama ang sanlibutan ito. Pero nawa, habang sumasama ang sanlibutan, lalo naman po mga kapatid na pinababanal ng Diyos ang kanya pong simbahan. Amen? So let the message of the Tower of Babel, no, sink deep into our hearts, into our minds, into our souls. At kung yung di makadiyos na pagkakaisa, no, ay animoy nagtagumpay, pero hindi ito hinayaan ng ating Panginoon. Nawa ang Iglesia ng Diyos ay magkaroon ng pagkakaisa na nagtataas naman sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Alam po natin, during the day of Pentecost, nagkaroon din po ng mga pagsasalita ng mga wika. During the day of Pentecost, present po yung iba't ibang mga, sabihin po natin, may mga Jews kasi na kung saan ay nasa labas ng Israel. At kapag ka po mga kapanahunan ng kapistahan, sila po ay nagta-travel back to Jerusalem, to Israel. At present po during the day of Pentecost ang iba't iba po na lahi ng mga Hudyo, no? Nagkaroon na sila ng mga intermarriages with other people, with other nations at that time. At yung mga languages po nila na natutunan, ay yun po ay nakamention in Acts chapter 2. At alam niyo po, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, yung sinalita nila ng mga aalagad ng Panginoon, yun yung mga wika na present during that time. Kaya naiintindihan po nila kung ano ang sinasabi noong pong pagsasalita ng mga wika. Although, yung mga, sabi nga, Galilean sa tawag sa kanila. Para ba kung sa kapanahunan natin, mga ano yan, mga tagabundok yung mga yan. Hindi matututo yung mga yan ng ano, ng mga wika sa ibang mga bansa. Kasi hanggang dito lang sila, hindi nakaranas sila makalabas ng bansa. Pero ganun pa man, no? Kumbaga ay sa atin, Batanggenyo pa nga ang accent. Pero nung magsalita sila ng mga wika, nakarinig sila ng mga iba't ibang wika at iba't ibang mga accent ayon doon sa mga wika na pinagmulan. So, ibig pong sabihin, it's through the power of God. At bagamat nagkaroon ng pagtatanong, but actually the different languages, no? In the end, hindi nagbigay ng confusion. Kundi ito po ay nagbigay, mga kapatid, ng kapangyarihan sa kanila upang lalong salitain ang salita ng ating Panginoon at magpalaya sa mga tao na bihag ng kasalanan. Salamat sa ating Panginoon. Tayo ay tinuruan ng Diyos, no, ng mga wika na nagpapalaya, hindi wika na nagbibigay ng paglaban sa Kanya. So huwag nating hayaan na yung spirit of Babel ang siya po nating susundan. But the spirit of Pentecost. Amen. Hallelujah. So as we exercise, no, yung pong speaking in tongues with the empowerment of God's Spirit, hayaan natin na tayo ay patuloy na magpasako sa kapangyarihan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon ko po ang bawat isa ay tatayo. Salamat po sa ating Panginoon. No? Bagamat naging judgment po ng Diyos ang pag-iiba-iba ng wika, pero sa ngayon po na-appreciate natin. No? Salamat at hindi tayo pare-pareho ng wika. Kung paanong salamat, hindi tayo pare-pareho ng mukha.
No, we appreciate the languages ng iba pong mga bansa. At the most important thing is the language that comes from the Lord. Alam po natin, the language of love, the language of spirit, na nawa ipatuloy na lumubog sa bawat isa sa atin. Amen?